Good morning, Joes. Today po, i-share ko sa inyo yung sanhi ng pagkabansot ng aming mga manok. So, sad to say, Joes, ang ating 7th batch ay nagkaroon ng mga bansot. Diba? Kung napanood niyo yung previous namin video, andun yung pagdating ng mga 7th batch na chicken, which is 200 pieces. So, naipakita ko din doon yung setup ng ating brooding house. So, kung naalala nyo, makikita nyo yung sahig ng brooding house natin ay sako lang. So, salat kami or kulang kami sa like sahig talaga. Pag brooding days kasi talaga kailangan alagaan talaga yung manok. Kailangan hindi sila mabasa, mga ganun. So, since na sako lang yung ginawa naming sahig, so ayun, isa sa mga sanhi ng pagkabansot ng mga manok, Diyos, nagkasakit sila dahil nabasa sila sa ipot nila. Dahil nga, although nagpapalit kami ng sahig, pero dahil nga sako lang, hindi talaga natutuyo yung ipot. So, ayan, tingnan nyo yung mga chicken. Ayan. So, tingnan nyo sila, Diyos, ng malapitan. May iba, bansot. Ilang days na nga sila, Han? 14. Ayan, 14 days na sila, Diyos. Pero tingnan nyo naman sila. Mga bansot pa sila. Maliliit sila. Patapos na yung brooding days nila, Diyos. Tingnan nyo. Kahit araw-araw kami nagba-vitamins, Joe. So, ayun, ganun talaga ang buhay. Dahil nagkasakit silang lahat, tas tag-ulan pa, hindi kinayanan yung lamig, nabasa na sila sa mga ipot nila. So, ayan, tingnan nyo, ang dumi ng katawan nila. Yan yun. Pero mawawala din yan, Joe, pag lumaki-laki sila. Magiging puti din yung buhok nila. Tingnan nyo. So, ayun. Para maiwasan nyo yung pagkabansot, pagkasakit ng mga manok nyo, Joes, kailangan talaga yung sahig nila sa brooding days from 1 to 14 days. Kailangan yung sahig nila, Joes, yung natutuyo yung ipot, yung sinisipsip yung ipot. Like, maglagay ng ipa sa sahig, maggamit ng karton, tapos yung karton, lagyan nyo ng ipa. Ipa or di kaya yung kusot ba tawag doon, yung mga pinag-anuhan ng furniture. Yung basta yun, kung meron kayo doon sa inyo, malapit sa lugar nyo, yan, yun yung gawin nyo, Joes. So, yan, 14 days na sila, pero bansot pa rin sila. Pero, buti nga, medyo malakas na sila. And sad to say, ang daming namatay na. Siguro mga na. Ilan na namatay, Han? 15 na, ganon? 20? My God, tingnan nyo. Out of 200, ang namatay ay 20 na. Yan, ganun ang mangyayari, Joes, kung hindi nyo masyadong naalagaan ang mga manok nyo. Although, inalagaan talaga namin, yun nga lang, wala kaming makuhanan dito ng mga, kusot, ng ipa. So, nahirapan kami, pati karton. Ayun, so nabasa sila sa mga ipot nila, ayan ang nangyayari. Every morning, pag-gising namin, tapos pagpunta dito sa mga chicken, ayun, may patay, may lima, ng isang araw, may patay talaga, 10, ganun, sabay-sabay. Kasi ang tendency niyan, kumpulan sila, lalamigin sila, kumpulan, naapakan yung iba, naiipit. Yan, yung nangyayari sa mga chicken. So, ayun, dahil, sad to say, ganun nangyayari. 200 pa naman yung in-order namin. Pero bawi tayo, Joes, babawi yan. Sisigla din yung mga yan at lalaki din yung mga yan.
Yan. So, kumbaga, mga ano na lang to. 180 na lang to sila. So, ayan. Ayun, so, nakakalungkot isipin, ba? Diba? Kasi, 200 yung binili mo. Tapos namatayan, 20 na mahigit. Meron pa nga tayo isa dito, tingnan nyo. Ayan, oh. Meron tayo dito, naghihingalo. Ayan, oh. Kawawa naman. Kawawa sila, tingnan talaga. Mm. Naghihingalo na yan, Joe. So, ano, nilagay na namin siya dyan kasi mamamatay din yan kalaunan. So, sana hindi pa rin tayo malugi sa batch na to. 200 batch na to. Kahit namatayan tayo ng 20 na, bansot pa yung iba, pero sisikapin pa rin natin na lumaki sila. So, tamang pag-alaga lang ulit, Diyos. Tamang pagpapakain. Araw-araw vitamins. Tapos, huwag hayaan maubusan ng pagkain yung patukaan nila. So, para hindi sila, ano, para tuloy-tuloy yung paglaki nila. So, makabawi sana tayo. Eh, nagpalit kami ng, ano, ng feeds. Nagpalit tayo ng feeds, Joes. Tinry namin yung ibang feeds naman. So, hindi na, yung batch na to, hindi na BMEG Integra yung pinapakain natin. So, nga pala, bago ko sabihin yung anong pangalan ng feeds ay shoutout kay Sir teka lang shoutout kay Sir Edmond Baxinela nag-comment siya or nag-suggest siya kung pwede daw ba wet feeding tayo sa mga manok natin dahil napansin niya na sa mga manok niya yung ginawa niya yung wet feeding ay lumakas kumain. So sabi niya yung mga bansot niya, humabol sa paglaki, bumigat yung ang kanyang mga manok. So, tatry natin yun, Joe. So, sinabi ko na yun sa kay asawa, kay tatay Joe. So, try natin yun. Pag after ng brooding days ng mga chicken natin, try natin yung wet feeding. So, hindi pa natin alam kung anong effect or anong resulta. Kung anong side effect pag wet feeding, sabi nila baka daw magkasakit dahil ano nga, basa. Pero sabi naman ni Sir Edmond, yung pakonti lang na ano, basta lang yung lumambot lang ng konti yung feed. So Sir Edmond, salamat sa suggestion at saka sa idea mo. Huwag kang mag-alala, tatry namin and gagawa namin ng video kung ano talagang, kung maganda bang naging resulta sa wet feeding na gagawin natin. Since may mga bansot tayo, marami tayong bansot ngayon, so sana makatulong at humabol at bumigat ulit yung mga chicken natin. So, ayun, maraming salamat sa suporta, Joes. Road to 2K na tayo. malapit na tayo mag 2K subscribers. Thank you so much sa mga supporters namin, sa mga nagko-comment, sa mga nagtatanong, sa mga... Basta sa mga support, na love and support. Thank you so much, Joes. Sana patuloy nyo kaming supportahan sa aming videos, sa aming channel. Kahit konti pa lang tayo, dadami din tayo balang araw. So, ayan na yung feeds na ginamit namin na ngayon. Wait. Hindi ko kabisado pa yung pangalan eh. Han, ano nga yung feeds, Han? Pangalan nun? Ayan yung tatay natin. Anong feeds yun, Han? Ambot. Ay, naambot. Sa sako. Titingnan natin yung sako. Yeah. Anong feeds yun, ya? Yeah? Ang gamit natin ngayon? Ha? Feeds. Anong pangalan ng feeds? Oo. Ay, ano yun? Tingnan na lang talaga natin. So, ayan, yung bago nating feeds na tinry namin, Hi Bro Max. So, booster pa lang tayo. Mas mura ata to sa BMEG Integra. Pero ang booster medyo mas mahal kaysa starter natin. So, mamaya bili na tayo ng starter kasi
14 days na yung mga chicken natin. So, magpapalit na tayo into starter. So, ayan yung bago naming tinry na feeds, High Bro Max. So, sana, pag nagtuloy-tuloy to, sana kung mas maganda ba to sa Bimeg or titingnan natin, Joes. Hindi pa natin malalaman ngayon kasi yung chicken natin maliliit pa lang. So, ayan yung bago feeds natin. Sa mga magtatanong, it's either pumili kayo ng Bimeg Integra or di kaya High Bro Max. Baka naman, sponsorship. Okay, ha? So, thank you so much, Joes, sa lahat ng suporta. Kung bago ka pa lang sa channel namin at napadaan ka sa videos namin, sana po mag-subscribe ka, huwag mong kalimutan. Hit mo yung bell button para updated ka sa susunod na mga videos namin. Although hindi kami sunod-sunod na kapag upload, pero lahat ng uploads namin ay based sa karanasan namin. Backyard racing lang tayo, Joes. Thank you so much and happy road to 2K subscribers. Han. Bye-bye.